So, ito na yung ating penis o sabihin natin mga kapigmate na ano, ito na yung pinaka-anakan talaga ng baboy. So, ito yung nakalana single lang natin na kulungan. Yan, dyan. Single lang siya nung una. Yan, so single lang. So, bali ngayon ay sinet up na natin. So, ito ang marami nagtatanong about dito sa panggilid na to. Kasi kung dito lang daw mga anak ang baboy, saan daw ang mga biik? So, marami po tayo sinabi. Sabi natin, ay relax lang muna kayo. Kasi, hindi pa po tapos ang setup. So, ito po yung ating single. So, wala pang ganyan. So, ito yon. Yan, ito yon. Yan yung setup natin na single. So, yan. Kasi may mga nagtatanong sa atin ito eh. So, yan yung ating, ano, tubigan. So, sa tubigan natin, meron siyang pinaka-brace dito para hindi siya alog-alog. So, wala na palang tubig to. So, naubusan tayong tubig dito. So, hindi ko na-check kanina umaga. So, yan, sa tubigan natin, may brace yan. Tapos, itong ano natin mga kaibigan, ID tulak to. Kahit saan nyo pwede, kahit saan nyo dalhin, pwede. Basta't patag lang yung semento nyo. So, ayan. So, ang lapad nga pala nito mga kaibigan, 3 feet po ito. So, 3 feet yung lapad nung pinakakulungan ng baboy. Tapos, yung haba niya naman, haba po niyan ay 7 feet po yan. 7 feet. Ang haba ng kulungan. Yung taas niya ay nasa 1 feet lang siguro to. So, ito yung taas niya galing sa fluorine. So, wala pang 1 feet. Sabihin natin 25 centimeter. So, yung taas niya galing sa fluorine. Yan. Tapos, sa pinto niya naman, so, ito yung sa pinto niya naman, meron tayo ditong lock. So, yan. So, yan yung ating pinto. Ang baboy natin. So, dito naman, so, ang luwag naman ito. So, ang luwag naman ng baboy dito, luwang. So, iba-ibang luwang nito eh. Kasi medyo nagka-diferensya yung welder. Hindi sinunod yung sukat at hindi ko naman na-check. So, ang luwag nito mga kapigmate ay 2 feet. So, ito 2 feet siya. Ito, magkakaiba kasi sila. So, ito na 23 inches. Ito malaki-laki to. So, ito 25 inches. Ito naman ay so 2 feet 24 inches 2 feet. Ito naman ay 2 feet din. So ito 2 feet din ang luwang nito. So iba-iba. So tapos, yan medyo may tay-tay pa ng baboy. So yung flooring natin dito, may mga nagtatanong sa atin dito ng flooring natin mga kapigmate. So itong flooring natin dito nilagay, hindi po ito kahoy kasi may nagsabi sa akin kung kahoy daw ba ito. Kung ito daw ba ay kahoy. So ito po mga kapigmate ay hindi kahoy. So concrete flooring po yan. So ano po yung simento na pinatibay na lang po natin. So ang ratio po na ginawa ko dito kasi may nagtatanong din kung anong ratio raw ng ginawa ko simento dito. So ang ratio nito ay dalawang buhangin, isang sakong simento, dalawang sakong buhangin, isang sakong simento. So yan ang ratio natin dito para matibay siya. Tapos sa bakal naman mga kaibigan, meron tayo dito yung nilagay na bakal. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So lima na pataas. Tapos ang pa-vertical natin, horizontal natin ay anim na pwedeng 10mm, pwedeng 9mm ilagay nyo. Kasi matibay na yon. So sa ilalim naman, kulungan natin. So yan yung ilalim ng kulungan natin. So may mga bakal siya doon. Yan. So yan, may mga bakal siyang support para tagasambot ng ating flooring. Yan. Tapos ito naman yung pinaka sapatos niya mga kaibigan. So kahoy lang to. Ang ginamit nating kahoy dito ay ano, mahogany para matibay-tibay. Tapos naka-bolted lang siya dito sa ano dito sa pinakapaan natin. So ayan ang kulungan natin ng ano natin. Yung sa ano natin ha, sabi natin na dito yung baboy, dito sa lahat ng stage ng baboy, sabi natin na
Kahit hindi buntis, buntis, bagong bulog, mga anak, dito na lahat. Diyan na lahat sa kulungan natin. So, pwede natin ilipat doon, ilipat dito, pwedeng dalin doon, pwede kan saan basta patag lang po o sabihin natin sementado. So, sa sa final natin na ginawa nito, ito kasi mga 90 days itong buntis, ito ay 80 plus na buntis. Ito naman ay 100 10 days. Ganyan, 110 or 111 days. So, yan. So, ito yung 110 na buntis natin. So, ito na yung pinaka-setup natin. Pagkagaling dito, sa single pa natin, yan, yung hindi pa siya maanganak, hanggang dito. So, pasensya na. Dito ko nilagay yung pigs kasi ang lakas ng ulan. Medyo pumapasok ng tubig dito. Tapos, kinangat-ngat ng aso. Kaya, dito natin nilagay. Tapos ito naman, so may nakahanda na tayo ditong basahan. So ito mga kaibigan, cotton po ito, pampuna sa biik ng inahe natin. So bumili po ako nito mga kapigmates sa Ukay-Ukay. Kasi mas mura sa Ukay-Ukay bumili ng basahan pamuna. So ito po ay kumot na mahaba, malaki. Ang ginawa ko lang po ay in-slice ko lang po na ganito kalaki. So yan, ginupit-gupit ko lang siya na ganyang kalaki para... magamit natin ng marami, sabi natin kahit makabenting anak yan, kasi ito nagawa natin na 30 pieces yan. O, kada isang piraso isang bake na mapupunasan. So yan, so ito naman yung laki naman ng ating pinaka parawing pen. Ito mga pigmita, pansamantala lang to dito ha. Sabihin nyo yung pansamantala lang yan dyan. So ito, kung nung una mga kapigmate, nung single siya, ito 3 feet lang siya, 'di ba? Tapos nagdagdag tayo dito sa magkabila ng tig 2 feet. 2 feet dito, 2 feet din dito. So ito ang sukat para makita nyo. Yan, galing diyan. Ganito, 2 feet. Yan, 2 feet. Tapos dito 2 feet. 2 feet din diyan, yan. So kita nyo, yan 2 feet. So ang total nito, ang lapad nito ay 7 feet. Ang lapad niya 7 feet. Tapos ang haba nito 7 feet din. Yan. So para yan. Yan. Op. Medyo tayo dito. Dito pa lang sukot niyan. Yan. Yan 7 feet. So, sobra ng konti 7 feet gawa ng lapad nitong gilid. Ito, lapad nito. So, dito, may butas talaga siya dito. So, hindi nasama sa design. Ito ay pansamantala lang. Ito ay steel, screen na steel. So, yung sa kulungan ng rabbit to, ito, pwede, ito nilagay ko muna. Tapos nilagyan ko muna ng tali. Yan. So, ito mga kaibigan, ay ditanggal lang to. So, may pinost na natin to sa Facebook kung paano natin inassemble to. Kung paano natin to inassemble. Ito, nakabolted lang. So, ito, nakabolt lang siya. Yan. Kabolt lang. Ito, natatanggal to. Itong panggilid na to, natatanggal. Ito rin. Yan. Puro nakabolt yan. So, yan. Yan, nakabolt siya. Yun pa. So, nakabolt yan. Tapos, ito, anytime pwede natin to ihiwalay itong extension niya. Yan, pwede natin i-disassemble. Pwede rin natin i-assemble. Yan, so, mayroon na rin tayo dito na nakalagay na pakainan ng biik. So, ito. So, ito, hindi ko pa napipix kung saan ko ilalagay. So, yan. Stainless po yung ating pakainan ng biik. So, mayroon tayo nito dyan na... Bali siyam na piraso ito kasi mayroon tayong nauna ng isa, nagdagdag pa ng 8. Yan. So pagkatapos nito mga anak, pagkaanak pala nito, pag nagwalay tayo mga kaibigan, ito tatanggalin din natin. So pwede natin magamit to sa susunod na mga anak doon. So sabihin natin na kahit gaano karami nito, tayo ng inahe na may gantong single na kulungan, yung kagaya nito, kahit napakarami at iilan lang yung ganto natin na extension, itong ganto,
ay okay na okay lang. Yan. So, yun lang. So, yun lang mga kapigmate ang update natin dito sa mga anak natin na inahin na si, ano, na-guilt pala. So, magiging inahin pa lang siya pag nanganak na. So, pero pag hindi pa siya nanganak, guilt pa rin mga kapigmate. Pero buntis na o mga anak na. So, yan lang muna yung update natin mga kapigmate dito sa kulungan natin kasi marami nagre-request kung papaano raw o kung pa... ang ganda raw ng design. So, salamat sa ating ka-business partner dito. Siya po lahat ang nag-iisip nito. Siya po lahat nag-design, nag-ayos nito. Ako po ay wala. Ang ginagawa ko lang dito ay magpagawa. Yan, ako lang po nagpapagawa nito. Ako nagpapagawa, pero yung design niya ay sa business partner natin. Ang ginagawa ko lang po mga kapigmate ay alaga ng baboy, paggawa ng kung ano dito at tagabili ng kung ano-ano dito, kung anong kailangan dito sa babuyan, yun ang ginagawa ko po. So, sa mga gantong ano, kulungan, extension, yung mga design dito, sa lahat dito, yan po ay sa business partner natin. Hindi ko po sakop, hindi pa po sakop ng utak ko yan. So, yan lang muna mga kapigmate. Maraming salamat. Ito nga po pala ulit si John Jerry Alto ng All About Pig Learning.